Pagpatuloy po natin ang ating series sa pag-aaral ng banal na kautusan ng Diyos. Pero bago pa po natin ipagpatuloy ang sixth commandment na naumpisahan natin two Wednesdays ago, ay pag-aralan po natin ngayon, ano bang kahalagahan kung bakit kailangang pag-aralan natin ang batas ng Diyos? Why do we bother to study the law of God? Particularly the Ten Commandments. Well, malinaw na lang po sinasabi ng salita ng Panginoon, ang sampung utos ng Diyos ang nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos. Ang sampung utos ng Diyos ang nagpapahayag kung ano at sino ang ating Diyos. So for example, sinasabi ng ibang grupo, wala na daw ang batas ngayon, basta ang sa atin, gawin natin ang mabuti at kung ano ang tama sa harapan ng Diyos. Pero ang tanong, sino ang nagde-decide kung ano ang tama at ano ang mali? Paano natin nalalaman na ang isang bagay ay kasalanan o hindi kasalanan? Diba? Say for example, yung pagnanakaw, yung pagmumura, or yung pagsagot-sagot sa mga magulang. Paano natin nalaman kung tama ba yun or mali? Nalaman natin sa pamamagitan ng batas ng Diyos. It is the law of God that decides what is right and what is wrong. Nakuha po natin. So hindi po natin pwedeng sabihin na hindi na mahalaga ang sampung utos ng Diyos dahil ang importante, gawin lang natin ang tama. Pero sino ang magpapasya kung ano ang tama? Kasi maaaring ikakatwiran ng iba na yung pagsisinungaling naman ay hindi kasalanan. Kasi sa pagsisinungaling mo ay sinalba mo ang buhay ng isang tao. May mga taong nagsasabi ng ganun eh. Pero sino ang magde-decide kung ano ang tama at ano ang mali? Ano ang kasalanan at ano ang hindi kasalanan at nakakalugod sa Panginoon? Ang magde-decide po ay ang batas ng Diyos. Ipinahayag niya. Sa pamamagitan ng batas ng Diyos, alam natin kung ano ang kasalanan at hindi kasalanan. Sa pamamagitan ng batas ng Diyos, nalalaman din natin na tayo ay makasalanan at may sala sa harapan ng Diyos. Romans chapter 3 verse 20. Romans chapter 3. Hindi po binigay ng Panginoon ang batas upang gawin natin upang tayo ay maligtas. Ulitin ko po, hindi po ang batas ang nagliligtas sa atin. Na binigay ito ng Panginoon sa atin upang gawin natin, pagsikapan nating i-perfect 'yan para maligtas tayo. That's not the purpose of the law. Because the law demands 100% obedience at hindi po natin kaya yun. Isang kasalanan lang ang kinakailangan, impyerno na ang bagsak natin. James chapter 2 verse 10. Kung sinunod natin yung buong batas ng Diyos, ngunit nilabag natin ang isa, nagkasala na tayo laban sa lahat. So, ang purpose ng law ay hindi po yung gagawin natin ito para maligtas tayo. Ang purpose ng law ay upang ipaalam sa atin na tayo ay makasalanan at nangangailangan tayo ng kaligtasan. Nangangailangan tayo ng kapatawaran. Romans chapter 3 verse 20, please turn there. Romans chapter 3 verse 20. Ang sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang taong ituturing na ganap sa paningin niya. So, malinaw po ito, no? Sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang taong ituturing na ganap sa paningin niya. So, kung i-justify natin ang ating sarili dahil ginagawa natin ang tama, gumagawa tayo ng mabuti, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang taong ituturing na ganap sa paningin niya. Makasalanan pa rin tayo. Hindi natin mapapawalang sala ang ating sarili sa pamamagitan ng ating law keeping. Dahil, ayon nga sa James chapter 2 verse 10, isang kasalanan lang kinakailangan, impyerno ng bagsak natin. Dahil ang hinihingi ng Panginoon, 100% na pagsunod sa kautusan ng Diyos. So wala tayong pag-asa. Kung umaasa tayo na maligtas sa pamamagitan ng ating gawa, at ng ating pagsunod sa kautusan ng Diyos, bagsak tayong lahat. Ang sabi po dito, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So ano ang purpose ng kautusan?
upang malaman natin kung ano ang kasalanan. Upang malaman natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon at hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang batas ang magdi-decide kung ano ang kasalanan at ano ang hindi kasalanan. May mga grupo na iginigiit nila na kung ang mga babae ay nagpapantalon, naku, may mga nagpapantalon ng mga babae dito, nagkakasala daw sa harapan ng Diyos. Kung pumunta kayo sa mga grupo na yan, tapos kayo ay nakapantalon, naku, ang sama ng tingin ng mga members sa inyo. Ma-intimidate kayo. Pero ang tanong, nasaan sa Biblia na ang nagpapantalon na babae ay nagkakasala? Saan natin mababasa? Papaano nila nasabi na ang pagsusuot ng pantalon sa mga babae ay kasalanan? Wala. Di ba? Wala talagang batayan. So, kung walang batayan mula sa batas ng Diyos, abay, hindi yan kasalanan. Pero kung meron tayong matibay na pamantayan kung ano ang kasalanan, objective na galing mismo sa Panginoon, ay wag na tayong mangangatwiran pa. Wag na tayong mangangatwiran pa kung ano ang kasalanan ayon sa objective standard of the law of God. That settles it all. Meron ding mga grupo na kung ang Christian daw ay kumakanta ng kanta sa video, okay, ay ano daw, nagkakasala daw laban sa Panginoon. Again, nasaan sa Biblia na ang pagkanta ng mga kanta sa video, okay, ay kasalanan? Kasalanan lang ang song kung ito ay patungkol sa sex ng hindi mag-asawa. Okay? So, mag-ingat kayo, mga kabataan, sa mga pinapatugtog ninyong Bruno Mars na halos mga bastos talaga. So, kasalanan yung pagkanta ng mga songs na yan kung ito ay sex, because that is a violation of the seventh commandment. You shall not commit adultery. And then, yung mga songs ni Whitney Houston na iilan lang. Songs ni Whitney Houston na I'm saving all my love for you. Kabit yun eh. Ang konteksto noon, kabit siya. Oh. Yung mga ganun, mag-ingat. Hindi po lahat ng mga songs na luma ay tama. Hindi po tama yung Strangers in the Night. So, yung mga songs na suggesting sex outside marriage or before marriage or sensuality, kasalanan. Or yung mga songs na suggesting anger and violence ay kasalanan, sapagkat kabahagi yan sa pag-aaral natin sa ika-anim na utos, you shall not kill. Yun ang topic natin ngayong gabi. So, ang ano talaga, ang batas po ang magde-decide kung ano ang tama at kung ano ang mali. At ang batas ang nag-i-inform sa atin na tayo ay makasalanan. Pero malinaw na sinasabi sa Biblia na walang aariing ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa batas. Ang batas nagdi-dictate ng 100% na obedience, but it doesn't give us the power to obey. At ang batas, kung magkasala ka laban sa batas, hindi nagbibigay ang batas ng provision sa kapatawaran. Pero ang ginagawa ng batas, sinasabi sa atin na ikaw ay makasalanan, nasa ilalim ng puot ng Diyos, pumunta ka kay Kristo. Yun ang ginagawa ng batas. Tinutulak tayo papunta kay Kristo. Kung naramdaman natin ang ating kasalanan dahil nilabag natin ang batas ng Diyos, ang sinasabi pa ng batas, hindi ako ang nagliligtas. Kay Kristo kayo pumunta. Pakihanap nga sa Galatians, Jeff, ng the law is our tutor that leads to Christ. Galatians chapter 3. Or, oo, the law points us to Christ. Okay? May papel ang batas, pero ang papel ng batas ay hindi po nagliligtas. Alalahanin natin yan. Ang papel ng batas, hindi nagpapawalang sala sa atin sa harap ng Diyos. Hindi nag-aaring ganap sa atin sa harap ng Diyos. Ang papel ng batas ay i-inform ka na ikaw ay makasalanan upang ikaw ay mabahala, upang ikaw ay maalarma. At sinasabi ng batas, huwag... Galatians 3:24, please turn there. Galatians chapter 3 verse 24. Okay, sa mga nakahanap na, pakibasa po. Galatians chapter 3 verse 24.
Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Oh, so ang batas, tagasupil. It is the law that informs you that you are a sinner. It is the law that informs you that you are guilty in the sight of God, na ikaw ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Yun ang papel ng batas. Kasi sinasabi ng batas sa atin kung ano ang kasalanan at kung ano ang hindi. Kaya dapat masugatan ang puso mo sa pamamagitan ng batas ng Diyos. Pero sinasabi ng batas, abay, huwag ka sa akin pumunta para sa kaligtasan mo. Hindi ako ang nagliligtas. Announcer lang ang batas na ikaw ay makasalanan. Ang batas ay nagsasabi sa iyo, merong tagapagligtas, si Jesucristo. Tinupad niya ang buong batas ng Diyos na hindi mo kayang tupdin. At sinatisfied ng Panginoong Jesucristo ang demand ng batas na kamatayan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaparusahan. Pagdanak ng dugo. Si Kristo lamang ang tumupad noon. Tumakbo ka papunta kay Kristo. Sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, wala kang mababasa na pattern sa Bible na unang binanggit ang pag-ibig ng Diyos. Kasi sabing mahal ka ng Diyos, ang Panginoon ay mayroong magandang plano sa buhay mo, iniibig ka ng Diyos, hindi po ganyan ang biblical evangelism, pagbabahagi ng salita. Kahit saan pahina kayo sa Bible magbasa, mga preaching ng mga apostoles, nag-umpisa sila sa bad news. At ano ang bad news? Ikaw ay makasalanan. Nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Nag-umpisa ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa Biblia sa pamamagitan ng pagbigkas ng masamang balita. At kung naunawaan ng mga tao ang masamang balita, pinapasok na ang mabuting balita, si Jesucristo. Say for example, Romans chapter 1 verse 16. Sinabi ni Paul, hindi daw niya ikinahihiya ang ebanghelyo. Romans 1:16. Kumbaga, Paul was now about to proclaim the gospel. Romans chapter 1 verse 16. Hindi daw ikinahiya ni Pablo ang ebanghelyo. Kung ikaw ay salesman at ikinahihiya mo yung produkto mo, mag-resign ka na. Diba? Salesman ka, nagbibenta ka ng produkto mo, pero ikinahihiya mo yung produkto mo, hindi magbitiw ka na sa trabaho mo. Hindi ka para dyan. So, kung talagang tayo ay nagbabahagi ng ebanghelyo at ikinahihiya natin ang ebanghelyo, baka hindi ka tunay na ligtas. Kasi ang tunay na ligtas, hindi talaga ikinahihiya niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Paul sa 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudiyo at gayon din sa Griego. So, sinabi ni Pablo, hindi daw niya ikinahihiya ang ebanghelyo. Dinescribe pa sa verse 17. Sapagkat dito, or sa ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, inintroduce ni Pablo ang gospel. At the way he introduced the gospel, hindi daw niya ikinahihiya ang gospel. Hindi pa siya naglalahad ng gospel, ha? Inintroduce pa lang siya. Katulad sa salesman, sasabihin, uy, may sasabihin ako sa iyo. Eh, may mga ano pa yan eh, pasakailip pa, mga ano ba yan sa ano? May mga introduction pa yan, yung salesman. So sabi ni Pablo, ang kanyang pag-introduce, ang sasabihin ko sa inyo na ebanghelyo, hindi ko ikinahihiya. Hindi pa nag-preach si Pablo ng ebanghelyo, ha? Sa verse 18 pa siya nag-umpisang mag-preach, pero papaano niya inumpisihan ang pag-preach ng gospel? Nag-umpisa ba siya sa mabuti ang Diyos, pag-ibig ang Diyos, mahal ka ng Diyos? Ano ang sinasabi sa verse 18? Natapos na niyang ibigay ang introduction sa verse 16 and 17. Ang sabi sa verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. And if you will read
the remaining of chapter 1, inexpose ni Pablo ang kasalanan ng mga tao. Nag-umpisa si Paul sa bad news. Ang bad news na yan ay nagpapatuloy sa chapter 2. Ang bad news na yan ay nagpapatuloy sa chapter 3. At least hanggang sa verse 20. Verse 21, meron ng kaunting halong good news. Pinapaliwanag na ni Pablo yung kaunting halong good news. Pero ang pinaka-good news talaga ay nasa Romans chapter 8. Kasi wala pa kasing mga chapter and verses dati. Isang buong ano yan eh, isang buong sulat yan. Wala pang mga chapters and verses. Nilagyan lang yan para for easy reading. So sana po ay kumbinsido kayo na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, kung bakit natin binabanggit ang kasalanan. Kasi hindi po pupunta ang tao sa doktor kung hindi niya naramdaman ang kanyang sakit. Diba? Gamitin na lang natin example si Kuya Raul na pinagpipray natin ng matagal na. Hindi naman siguro siya magpapacheck up kung walang nararamdaman. In the same manner, hindi ka tatakbo papunta kay Kristo kung hindi mo naramdaman ang bigat ng kasalanan mo. Kung hindi mo nararamdaman ang puot ng Diyos na nahahayag laban mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng tao. Hindi ka mababahala, hindi ka maaalarma. But once na nasugatan ang puso mo, good news yan, a good sign yan. Kung nasugatan ang puso mo, naalarma ka, naramdaman mo na ikaw ay makasalanan, that's good sign na kumikilos ng biyaya sa iyo. Kasi kung hindi kumikilos ang biyaya ng Panginoon sa iyo, wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Pero kung naramdaman mo ang bigat ng kasalanan mo dahil sinugatan ka ng batas ng Diyos, that's a good sign. At sasabihin natin sa iyo, tumakbo ka papunta kay Kristo. Hindi namatay si Kristo doon sa krus sa walang kabuluhan. Hindi niya pinadanak ang kanyang dugo na ang mananampalataya sa kanya ay alanganin ligtas, alanganin hindi. Baka maligtas or baka hindi. No! Namatay si Kristo, meron siyang misyon. At ang misyon niya ay bayaran. Nabayaran ba niya? Yes! Kaya ang sino mang manampalataya sa kanya para sa ganap na kapatawaran ay maliligtas, mapapatawad. Yun ang sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 13. I write these things unto you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Maraming mga tao na pumupunta sa church or pumupunta sa pagtitipon kasi meron silang iba't ibang mga nakaka-interest sa kanila, nakaka-curious sa kanila kung bakit nagpumupunta sa pagtitipon. Pero maganda naman yun. Kumbaga, dyan po nag-uumpisa yung iba eh. Na nag-uumpisa sa curiosity. Maraming mga tanong at gustong masagot. So, okay yun. Nag-uumpisa din ako sa ganyan. Pero hindi po mananatiling ganyan. Ang pinakamotibo natin kung bakit tayo lumapit sa Diyos is naramdaman natin na tayo ay masama sa harapan ng Diyos. Makasalanan. Nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. At lumalapit tayo kay Kristo dahil nasa Kanya ang ganap na kapatawaran. Ang tao ay hindi pwedeng i-congratulate niya ang kaniyang sarili na, for example, yung sixth commandment, ang pang-anim ng utos, huwag pumatay. Hindi naman ako pumapatay ng ibang tao. Wala naman akong pinapatay. So, i-congratulate niya ang kaniyang sarili na okay siya sa utos na yan. Pero napag-aralan natin last time na ang pag-abuso natin sa ating katawan, katulad ng palaging pagkain, ng mataba na pagkain, at mga mamantikain at mga palaging pagpupuyat, we are actually slowly killing our body. Diba? So pag sinabing huwag pumatay, ang ibig sabihin noon, alagaan mo ang buhay mo. Pahalagahan mo ang buhay mo. Huwag kang magpuyat. Huwag mong i-spoiled ang sarili mo na ang ulam mo ay palaging tusino at hotdog at itlog. Or hindi po masamang itlog ha, pero kung labis-labis na itlog, ayan, bibilog talaga yung ano mo. Yo, para kang nakalunok ng pakwan yan. Oo. So, ganun po yun. Huwag pumatay. Ang baliktad niyan is pahalagahan ang buhay. Yun ang positibong aspeto ng sixth commandment. Huwag magpuyat. And then, ano pa yung pinag-aralan natin last time? Huwag nating pakainin ang ating utak ng mga
masasamang bagay katulad ng chismis at galit. So a person na pinapakain niya ang kaniyang utak ng masasamang bagay, miserable yan. Nakaka-depressed yan, nakaka-stressed yan. Ang sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 8 and 9, kung ano ang mabuti, kung ano ang kapuri-puri, kung ano ang maganda ang report, yun po ang ating iisipin palagi. Oo. At ang isa pa is, pakainin natin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. That's the positive aspect. The negative aspect ng inumpisahan natin last time is, huwag nga tayong pumatay sa ating sariling buhay, suicide, at sa buhay ng iba. Iyon ang negative aspect. Huwag tayong pumatay sa ating sariling buhay at sa buhay ng iba at sa buhay ng sanggol. Abortion. Paano natin malalaman na ang buhay na inag-uumpisa na sa sinapupunan? Ha? Kailan nag-umpisa nga ang buhay? Kasi pinagdidebatihan nga sa US ngayon eh, na okay lang daw yung abortion. Ang lahat ng buhay ay nanggagaling sa Panginoon. Ang punto dito, realistic na pagkasabi ha, pag nagsama na ang egg cell at saka sperm cell, buhay na yan. Pag hindi ka na dinatnan, may buhay na yan. Huwag mong kitilin ang inosenteng buhay sa sinapupunan mo. Okay? Huwag mong kitilin ang buhay sa inosenteng buhay sa sinapupunan mo. Now, if the pregnancy is really dangerous at nanganganib ang parehong buhay ng nanay at saka anak, so that's the time that the husband or the family should choose, and the husband should choose the wife. Okay lang yun, okay lang yun. Kasi nga, tinutulungan yung bata na ano eh, makasurvive eh. Pag sinabing tinutulungan ang buhay na makasurvive, does it mean to say na kailangan sa sinapupunan? Diba, we can employ, ano, we can employ technology. We can employ... Yung, ano, yung sa US, diba, may cloning. Yung cloning, hindi ko pa napag-aralan niya ng husto. Yung next Wednesday siguro, pero mga nice to know yan siya. Ang need to know is kung ano ang buhay na ipinagkaloob ng Panginoon, huwag po nating burahin. Huwag nating burahin. So kailan nag-umpisa ang buhay sa sinapupunan? Kung nagsama na ang binhi ng lalaki at binhi ng babae, buhay na yon. Huwag po nating kitilin. Ano man ang sasabihin ng Amerika at pinagdidebatihan nila kung ano-ano na lang na kung paano kung rape ang kaso at ayaw ng babaeng mabuntis pero ni rape siya, ginahasa in the first place. Kaunti lang ang rape ha na nabubuntis sa Amerika, minamagnify nila ang rape, 'di ba? Pinapalaki nila ang rape pero sa totoo lang, kaunti lang po ang nabubuntis sa Amerika na dahil sa rape. Nabubuntis ang mga babae sa Amerika dahil sa kasalanan nila na nagsumasama sa hindi kasal sa kanilang mga ano, boyfriend. So kumbaga, tinatabunan kasi nila yung ano eh. And they do not want to take responsibility for their action. That's why they want to kill the baby. Hindi po totoo na majority of the pregnancy cases in America ay rape. Hindi. Majority ay dahil sa kasalanan. Yun talaga ang dahilan. At gusto nilang isi-baling yung paningin ng publiko sa tinatawag nilang rape daw. That's not true. That's not true. Now, kahit sinasabi ng Amerika na ang pag-abort ng baby first trimester or second trimester, kung ano-ano sinasabi, okay lang daw. Ngayon nga ay aaprobahan sa Congress na kahit last term ay pwedeng patayin pa rin ang bata sa ilalim ng sinapupunan. America has become a very devilish nation. Eh, tayo po ay let's stick to the standard of the Word of God. Kahit pa ni-rape ang isang dalaga, kung hindi loloobin ng Panginoon na may buhay na hahantong sa rape na yan, hindi mabubuntis yung babae. At kailangang parusahan yung rapist. Pero kung nabuntis yung babae dahil sa rape,
remember, walang buhay na nanggagaling sa kanino man. Ang lahat ng buhay ay nanggagaling sa Diyos. Whether rape or hindi, ang lahat ng buhay ay nanggagaling sa Diyos. Kaya wala tayong karapatan na makasalanan ang mundong ito. So kahit yung buhay na yan ay nanggagaling, resulta sa rape, pero yung buhay mismo ay nanggagaling sa Diyos. Now, ang kagandahan ng Diyos at kabutihan ng Diyos, yung masamang pangyayari ay pwede niyang baliktarin para sa ikabubuti. Who knows na kung batang yan ay maging preacher pala yan sa paglaki. Who knows na ang batang yan ay maging scientist pala, doktor sa paglaki. Diba? So, ito po yung kabutihan ng Diyos, no? Makasalanan ng mundong ito. May mga pregnancies na nangyayari dahil sa kasalanan. Pero kayang baliktarin ng Panginoon. Makapangyarihan ang Diyos. So hindi porkit rape baby yung bata na yan ay kasalanan niya. Siya ang ikakandem. Hindi na siya kasama sa biyaya ng Diyos. Diba? Isa pa yan. Kasalanan ang pagsasama ng hindi kasal, pero wag nating i-baling yung ano sa bata. Wala kasalanan yung bata. Ang lahat ng tao ay makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pero wag mong isisi sa bata yung pagsasama ng kanyang magulang na hindi kasal. Pero pagsasabihin natin na walang kasalanan ng bata, lahat po tayo ay makasalanan. Pero sa usaping may buhay na nabuo dahil sa kasalanan ng pagsasama ng hindi kasal at walang basbas sa ating Panginoon, ay wag nating isisi sa bata. Parihong ang magulang at mga anak ay nangangailangan ng ebanghelyo, nangangailangan ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Kasalanan ng magulang. Wala matagal na nating pinaliwanag na sa harapan ng Diyos, walang maliit na kasalanan, walang malaking kasalanan. Lahat ng kasalanan ay kasalanan, pati pagsisinungaling, pati pag-iisip ng malalaswang isipan, kasalanan at kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ang tao kasi, dahil sa ating makasalanang puso, kumbaga sinusukat natin ang kasalanan according to our standard. Ito maliit na kasalanan, ito malaking kasalanan, ito. Lahat ng kasalanan ay insulto at panghahamak sa kabanalan ng Diyos. Yung beauty pageant ng mga bakla. Mas maraming mapunta sa impyerno. Matthew 7:13 and 14. Mas maraming mapunta sa impyerno. And by the way, ang Panginoon ang lumikha ng impyerno, ha? Ang Panginoon ang lumikha ng impyerno. Nilikha ng Panginoon ang impyerno upang ipakita ang kanyang tagumpay. Matthew 7:13 and 14. Ang Panginoon ang lumikha ng impyerno. Ang Panginoon ang may-ari ng impyerno. Huwag po nating ituring ang impyerno na parang kalabang ano ng Diyos, na parang ang Diyos ay outside. Ang Panginoon ang may-ari ng impyerno, siya ang gumawa ng impyerno at siya ang maglalagay ng mga rebuilding kaluluwa doon. At yung paglagay ng Panginoon sa rebuilding mga kaluluwa sa impyerno, hindi 'yon kabawasan ng kapangyarihan ng reputation. Ano ba sa Tagalog ang reputation? Reputasyon. Oh, 'yun na ba 'yon? Ang paglagay ng Panginoon ng maraming kaluluwa sa impyerno, hindi yan kabawasan sa kanyang reputasyon na ike-question natin ang kanyang kabutihan. Ang paglagay ng Panginoon ng maraming kaluluwa sa impyerno ay kaluwalhatian yan ng kanyang hustisya. Banal siya na Diyos. Banal siya na Diyos. Mas gusto pa niyang maraming impyerno. Huwag nating i-question ang motibo ng Diyos. Kasi ang motibo ng Diyos, iba sa motibo natin na makasalanan. Kasi kung... Huwag nating i-question ang motibo ng Diyos. Kasi ang motibo ng Diyos, banal.
tayo, ang motibo natin, malupit. Malupit ang motibo natin, bully tayo eh. Kumbaga, bully naman talaga tayo kasi yung mga mahihina kaysa sa atin, pinagtatawanan natin eh. Yung mga may... Kami yung mga nag-ano pala sa salita ng Panginoon. Hindi, walang problema ang pagtatanong. Walang problema ang pagtatanong. Pinapaliwanag ko lang sa inyo na ang Panginoon ay, ang motibo ng Diyos ay, walang problema sa pagtatanong ha. Mas gusto pa nga nating magtatanong. Ang motibo ng Diyos ay hindi katulad sa motibo natin. Na kung nagpaparusa ang Diyos, hindi siya yung tipong buti nga sa'yo. Hindi ganun ang Diyos eh. Ang tao ang ganun. Tayo ang ganun. May mababasa sa Biblia na kung ang kaaway mo ay nakakaranas ng kapighatian, huwag kang matuwa. Kasi makikita ng Diyos at ang kapighatian ng nararanasan ng taong yan ay lilipat niya sa iyo. Nasa Bible yan. So ang Panginoon ay hindi po yung tipong katulad sa atin na may nangiinsulto sa atin. Ang karma ay hindi yan biblical doctrine. Kasi yung karma ay ano yan eh. Parang Hindu yata yan. Hindu? Oo. Yung karma talaga ay magsasabing, ay yung karma walang biyaya yon. Walang biyaya. Sino ba sa atin, Kuya Ricky, ang hindi nagkakasala araw-araw? Ay, Eric. Sino ba sa atin ang hindi nagkakasala araw-araw? Kung karma ang paiiralin, matagal na tayong tiniris ng Panginoon. Kung karma ang paiiralin, kasi ang karma, wala talagang biyaya yan. Gumawa ka ng mabuti, parusa ka agad. Gumawa ka ng mabuti, may reward ka. Gumawa ka ng kasalanan, parusa ka agad. Karma yun. Pero, kung karma ang ating paiiralin, sino ang hindi kakarmahin sa atin araw-araw? Yung nagkakasala tayo laban sa Diyos araw-araw. Wala. Hindi talaga. Sa karma, Kuya Eric, walang biyaya. Eh, ang Diyos may biyaya eh. Kahit yung mga masasama sa mga bukid at sa syudad, nakakatikim pa rin ang hangin araw-araw. Nakakatikim pa rin ang araw, araw, buwan, mga halaman, mga araw-araw. Hindi yan karma. Disiplina ng Diyos. Disiplina ng Diyos. Ang term niyan. Ang Panginoon, sa biyaya ng Diyos, pinapakita niya sa tao na meron talagang consequence ang kasalanan. So, pero hindi yon karma. Disiplina ng Diyos. Kasi kung karma ang paiiralin po natin, walang biyaya. Wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa. Sa totoo lang, kung totoo yung karma, kung ang Diyos ang mag-implement ng karma, wala nga tayong pag-asa. Kasi araw-araw tayong nagkakasala. Eh, karapat-dapat tayong puksain na ng Diyos araw-araw. Pero bakit? Buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng biyaya at habag. Punong-puno siya ng kagandahang loob. So, ang karma ay relihiyong pagano. Relihiyong pagano. At ang paganismo po ang majority of the people in the world. Yung tipong dinadaan natin sa mabuti tayo sa ating sariling paningin. Kung merong nangyari sa kanila, masama sila, kinakarma sila. So feel good tayo about ourselves. May kwento diyan sa Biblia eh. May kwento diyan sa Biblia na yung Pariseo ay feel good about himself. Salamat Lord dahil hindi ako masama katulad ng ibang tao, hindi katulad ng maniningil ng buwis na ito. Nag-ayuno ako. Kumbaga nag-ano siya? Naglitania siya sa kanyang kabaitan sa harapan ng Diyos. Pero yung tao na makasalanan, tax collector, hindi nga niya siya makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Sabi niya, maawa ka sa akin, Panginoon, ang makasalanan. Sabi ni Jesus, I tell you, umuwi ang tao sa bahay na yon na inaring ganap. Sapagkat ang taong nagmamalinis sa kanyang sarili ay ibababa ng ating Panginoon. So wala pong karma, hindi po totoo yung doctrine of karma. That's a pagan doctrine. The doctrine of Christianity is grace. Biyaya, ang doktrina ng Christianity.
The doctrine of Christianity says that you are a sinner. No one is exempted. No one is righteous. No, not even one. But there is forgiveness. May kapatawaran, may kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, balik tayo sa ating pinag-usapan patungkol sa abortion. Lahat ng abortion ay kasalanan, no? Anuman ang palusot ng mga kano at iba pang ano. Wala tayong karapatang kahit yung... Ang kagandahang loob ng Panginoon is that kahit yung bata na yan ay nabuo dahil sa rape or dahil sa kasalanan, pero kayang baliktarin niya ng Diyos. Kayang i-rescue ng Diyos yung bata. Who knows? Kaya ding i-rescue ng Panginoon yung magulang na nagkasala. Ang Panginoon ay mabiyaya. Kung karma ang pinaiiral ng Diyos, walang maliligtas. Matthew 7:13 and 14 to answer Kuya Raul's question kung alin ang mas maraming mapunta, sa langit ba o impyerno? Mas maraming mapunta sa impyerno dahil mas marami ang makasalanan. Hindi kasalanan ng Panginoon kung bakit marami ang napunta sa impyerno. Kasalanan ng mga tao dahil hindi sila sumuko sa Diyos. Ang Panginoon ay Diyos ng hustisya, ini-implement niya ang kanyang justice. Meron pong kanta si Rosetta Tharpe. Anong kanta ni Rosetta Tharpe? Nobody's fault but mine. Naunawaan natin yon. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, it's nobody's fault but mine. Ibig sabihin, walang ibang sisisihin. Kung ako ay mamatay at ang aking kaluluwa ay mapahamak, walang ibang sisisihin kundi ako. Okay, Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Sabi po dito, itong salamin kong bago ay malinaw sa malayo, pero sa malapit ay ano? Malabo. Hindi, ano, nearsighted ako. Nearsighted ako, o, nababasa ko eh. Walang-walang salamin, nababasa ko. Nearsighted. Pag may salamin, hindi ko nababasa. Lumalabo siya. Pero, pag walang salamin, ang malayo ay malabo. Pag lagyan ko ng salamin, lumilinaw yung malayo. Ano bang nangyari na sa atin? Ha? Ha? Progressive yung ano mo dapat. Progressive ba na po kuya? Progressive yung gano'n ano. Yung pwede siya sa lumalapit. Pwede rin na magayon. Oh? Wala talaga oh. Oh. Ang sabi dito sa verse 13. Oh. Matthew 7 verse 13. 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sino ang pumapasok? Marami. Paano sila napunta doon? Pumasok sila. Kaya huwag nating isisi sa Panginoon. Pumasok sila eh. Meron bang sinabi itong marami ang ipinasok doon? Hindi. Pumasok sila eh. Tama talaga yung kanta ni Rosetta Tharpe na nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, it's nobody's fault but mine. Verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Alam niyo yung salitang nakakatagpo? Biyaya yun. Kasi hindi natin matagpuan. Hindi natin matagpuan ang kaligtasan, ang daan patungo sa kaluwalhatian kung hindi ibigay ng Panginoon sa atin, kung hindi ipagkaloob ng Panginoon sa atin. So yung difference kasi, kung ikaw ay naligtas, hindi dahil kinita mo ang kaligtasan mo. Kung ikaw ay naligtas, ito ay dahil nasumpungan mo ang biyaya ng Diyos. Pero kung ikaw ay napahamak, ito ay dahil pumasok ka. See the language of the scriptures? Nakuha ninyo yung difference? Nakuha? Kung ikaw ay napahamak, hindi dahil ipinasok ka doon. Ikaw ang pumasok.
Pero kung ikaw ay naligtas, ikaw ay nakatagpo. Hindi ibig sabihin, merong nagpakita sa iyo ang biyaya ng Diyos. See the difference? At mas marami, Kuya Eric, ang mapupuntang impyerno ha, kasi mas marami ang papasok sa impyerno. Maluwag eh. Kaunti ang makakapasok sa makipot na pintuan, makakatagpo. So, ibig sabihin, lahat tayo ay makasalanan. Pero kaunti lamang ang nakasumpong ng biyaya. Lahat ay makasalanan. Oo. Lahat ay gustong pumasok sa impyerno, sa totoo lang. Oh, yun nga, biyaya nga eh. Kasi kung tutuusin lang, kung iiwanan tayo sa ating sarili, ayaw natin pumasok sa kaharian ng Diyos. Gusto natin yung kasalanan natin eh. In love tayo eh. Oo. Oh. Kaya kung gusto nating maging patas ang Diyos, tayong lahat mapuntang impyerno. Patas yun. Dahil lahat ay nagkasala eh. Lahat ay karapat-dapat sa kaparusahan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, merong iilang kinatagpo ng kaniyang awa. Nakuha natin. Hindi talaga natin pwedeng gawing paralel na pumasok sila sa impyerno, pumasok sa langit. Walang gustong papasok sa langit eh. Pumasok sa impyerno, nakasumpong ng biyaya para sa kaluwalhatian. Romans chapter 6 verse 23. Pag sinabi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sweldo ang pinag-uusapan noon. 'Di ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Ang kinita ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. At tingnan natin. Tingnan natin. Romans chapter 6 verse 23. Dito tayo magwawakas dahil Romans 6:23. Anong page 'yan? 258 sa ano? 259 sa Bagong Tipan. Oh, ang sabi dito oh, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Take note of the word kabayaran. Ang suhol daw ng kasalanan. Tagalog ba ang suhol? Sahod. Tagalog din, pero ibang meaning. Bribery. Pero ang sahod, kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sahod 'yon. Ngunit ang kabayaran ng Diyos na walang bayad ay buhay. Kabayaran bang sinabi sa pangalawa? Or kaloob? So you see, ang buhay na walang hanggan, Kuya Eric, ay regalo. Hindi natin kinita. Kaloob. Pero ang kamatayan ay kinita natin. Kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kabayaran pa rin, kabayaran ng Diyos, kaloob. Regalo. Diba? Malinaw. Hindi natin pwedeng gawing paralel. Pumasok sa kapahamakan, pumasok sa impyerno, nakatagpo sa daan, sa kaluwalhatian. Biyaya yon. Kinita yung kamatayan dahil sa ating kasalanan, tinanggap ang kaloob sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. At natanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya. Sabi ni Eli Soriano, ang kaligtasan ay sa paggawa ng mabuti. Sabi ng Biblia, ang kaligtasan ay hindi sa kabutihan na ating ginawa, kundi sa awa ng Diyos. Kasi walang mabuti, wala kahit isa. So paano mo matanggap ang kaloob ng Diyos sa kaligtasan? Manampalataya ka sa Kanya. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, magsisi ka at manampalataya ka sa Kanya. Sana po ay unti-unting nagliliwanag ang Ebanghelyo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kalimutan na natin at iwaksin na natin ang kaisipan na may magagawa tayo sa ating kaligtasan. Wala tayong magagawa. Si Kristo ang gumawa. Doon tayo magtiwala. Yung mga tanong pa nung dati is, paano nga kung namatay ka, hindi ka nakahingi ng patawad? Bigla kang namatay, nabangga ka ng sasakyan. So, lumalabas na ang ating paghingi ng patawad ang nagliligtas sa atin, yung act of uttering a prayer. Eh, problema nga, kung mamatay ka eh, bigla nabagsakan ka ng niyog.
So kung diyan nakaangkla yung kaligtasan mo sa magagawa mo, abay, walang katiyakan yan. Hindi po diyan nakaangkla ang ating kaligtasan. Nakaangkla ang ating kaligtasan sa ginawa ni Kristo. Siya ang tumupad sa buong kautusan ng Diyos at siya ang nagbayad sa pamamagitan ng kanyang dugo ng lahat ng kaparusahan. Diba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo ang namatay. Si Kristo ang nagbayad para sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya't manampalataya ka at manalig ka kay Kristo. Okay. So, next Wednesday, Lord be willing, yung panghuling topic natin on the sixth commandment ang ating pag-aaralan. Dahil ang sixth commandment ay hindi lang sa actual deed, pati pa sa motibo ng ating puso. At hindi natin natalakay. Akala ko nga matatapos natin ngayon, pero hindi natin natapos kasi meron pa tayong mga connected studies, related studies na pinipresent natin sa ating pag-aaral. Okay, meron tayong mga katanungan kasi kakain na lang tayo. Di ba, hindi na tayo mag-prayer meeting, kakain na lang tayo. So, may mga katanungan po. Wala nang chance kasi si Kristo na mismo ang nagsasabing wala nang tawiran. Pakibasa nga ng Luke chapter 16 verse 19 to 31. Yung rich man at Lazarus nga wala nang tawiran Wala na. At ang nasa kalagitnaan, ang nasa gitna ng langit at impyerno, figuratively, ay isang malaking bangin. Symbolical 'yon. Symbolical 'yon. Hindi yung purgatorio. Wala talagang purgatorio sa Bible. Wala. Kasi ang salita ng Panginoon ay dinidescribe din na apoy. Jeremiah chapter 23 verse 29. Ang salita ng Diyos ay naglilinis. At ang salita ng Diyos ay parang maso at apoy na tumutupok. So ang purpose ng salita ng Diyos ay parang ginto. Tutunawin yung mga marurumi, tatanggalin yung apoy at mananatili yung purong ginto. So ganun din sa buhay natin. Nangaralan si Jesus Christ sa mga nakakulong na mga spiritual. Yun ang preaching last. Kailan ko ba prinich yan? Last Sunday yan Last Sunday. Hindi, last Sunday yan. Preaching ko yan sa morning. Last Sunday. Sana yan. Oo, sa Salitran. Preaching ko yan. Oo. Yung spirit na tinutukoy dyan ay hindi po spirit ng tao kasi ang Greek language is pneuma. At ang pneuma sa Bible, hindi talaga yan ginagamit to refer to the kaluluwa of men. Ang pneuma sa Bible, ginagamit yan sa mga evil spirits. So, si Kristo nag-preach siya sa spirit hindi upang i-alok ang kaligtasan sa mga demonyo na yon, kundi i-proclaim na siya ay nagtagumpay. Oo, hindi siya yung tipong nag-preach para yung mga spirit, hindi kaluluwa ng tao ha, kasi ang Greek language ng kaluluwa ng tao ay suke, hindi pneuma. Ang pneuma, di ba, pneumatology, ang pneuma na ginamit doon sa 1 Peter 3:19, ang ginamit doon ay, ang spirit na ginamit doon ay pneuma. Sa Biblia, ang pneuma ay ginagamit hindi sa kaluluwa ng tao, kundi it's either sa banal na espiritu, or espiritu ng mga angels or demons. So si Jesus Christ ay nangaral sa pneuma. Nag-preach si Jesus Christ sa evil spirits. Kumbaga, hindi siya nag-preach upang i-alok sa kanila ang kaligtasan. Nag-preach si Jesus Christ upang i-announce sa kanila na nagtagumpay siya sa kanyang misyon doon sa cross ng Kalbaryo. So yung preaching na yon ay hindi good news but condemnation sa mga evil spirits.
sinasabi lang niya doon, nagtagumpay. Oo, sinasabi lang niya na, look at me, nagtagumpay ako. Oo. Pinagumpay pa niya mga spirit. So, ito pa, gusto ko lang, Tagalog, sorry. Ano kasi, yung pag na, sa espiritu, yung, natanong ko na yata dito na, yung espiritu, pag napunta na ng yung katawan natin, Ang soul at saka spirit sa Bible, synonymous lang yun eh. Synonymous lang yun. Oo, ang soul at saka spirit, synonymous lang yun. They are used interchangeably. Pag mamatay ang tao, ang kanyang soul or spirit, synonymous lang yun, pupunta sa Diyos upang hatulan. Di ba, right after death is judgment? Oo, yun ang nangyari sa rich man. Namatay ang rich man, nakatanggap ka agad ng paghahatol. Impyerno siya. Ang mananampalataya din, kung mamatay siya, pupunta din siya sa harapan ng Panginoon para hatulan at ang kanyang paghahatol ay kaluwalhatian. So, katulad ni ano. Lahat po ng espiritu ng tao kapag mamatay, haharap sa Panginoon para sa paghahatol. Pero hindi ibig sabihin na doon mananahan. Kung siya ay ligtas, hahatulan siya sa impyerno. Kasi hindi natin pwedeng i-interpret ang isang bersikulo lamang. Yung isang bersikulo lamang na yun ang gagamitin natin tapos mag-form na tayo ng doktrina. Ha? Okay, nagkakamali tayo sapagkat tayo'y tao lamang ay nagkakamali. Pag ang mananampalataya ay mamatay, ang kanyang kaluluwa or espiritu haharap sa Panginoon para hatulan. At ang hatol ng Panginoon sa kanya ay buhay na walang hanggan. Kung ang hindi mananampalataya ay mamatay, ang kanyang kaluluwa or espiritu haharap pa rin sa Panginoon, babalik doon upang hatulan. At ang hatol sa kanya ay walang hanggang kamatayan. Yung bang espiritu, wala nang 40 days. Kasi ang sinasabi doon, as it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. So, right after nalagutan tayo ng hininga, judgment ka agad. Yan ba yung spirit of God? Yan ba yung binigay sa atin ng Diyos? Yung kaluluwa? Sa hinisis na ano sa hinihingaan ng Diyos? Mag-ingat tayo sa word na hininga. Kasi yung word na hininga ay hindi lang isa ang meaning noon sa Bible. Hindi lang isa ang meaning ng word na hininga. Kasi ang salita ng Diyos, hininga din ng Diyos eh, ang sabi doon. So, hindi lang isa ang meaning sa salitang hininga. Ang ibig sabihin ng hiningahan ng Panginoon ang ilong ni Adam, diba hiningahan niya, binigyan ng buhay. Binigyan ng buhay. Walang kinalaman yun sa ano. Ha? Di, buhay. Kasi yung hininga, kaya nga sinabi ko, mag-ingat tayo sa mga word na ginagamit sa Bible dahil hindi lang iisa ang meaning. Example. Example. Ang tablet, hindi lang po isa ang meaning ng tablet. Alam natin yan. Pwedeng tablet na tableta, pwedeng tablet na gadget na ano, na cellphone. Pwedeng tablet na yung stone tablet, yung sa Ten Commandments. So yung salitang hiningahan ng Panginoon si Abraham, kasi Adam, hindi lang iisang meaning na yung word na hininga ay yun na talaga ang meaning. Depende po sa konteksto ng pagkagamit ng sentence. Katulad ng salitang laman sa Biblia, laman. Diba laman? Ang daming meaning ng laman sa Bible. Pwedeng laman na ito, laman. Pwede ding laman na kalahi, kadugo. Diba ikaw ay ang aking buto at laman. Ibig sabihin, sa Bisaya, paparinti ta. So, meron ding laman, ang flesh lang yan sa Bible. Ang laman din, ginagamit din ang Biblia patungkol sa kasalanan. Those who live according to the flesh. Ang flesh noon ay kasalanan. Di ba? And then, ang flesh din ay ginagamit ng Biblia to refer to human beings in contrast sa Panginoon na Espiritu. So, yung salitang hininga, mag-ingat tayo sa pag-unawa natin sa salitang hininga kasi hindi lang iisa ang meaning noon. Now, ang meaning, sa mababasa natin sa Genesis na hiningahan ng Panginoon si Adam sa kanyang ilong, ibig sabihin, binigyan ng buhay. Yun lang talaga ang meaning noon. Huwag na tayong lumagpas sa konteksto. Yun lang. Oo. Figurative lang yun eh.
At huwag tayong magteorya na dahil hiningahan siya, hindi ang kaluluwa niya mapunta sa impyerno. Hindi, kasi meron kasing mababasa tayo sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ, matakot kayo sa merong karapatang pumuksa sa kanyang kaluluwa sa impyerno. Matakot kayo sa kanya na may kapangyarihan na puksain ang parihong katawan at kaluluwa sa impyerno. Ang ibig ding sabihin ng puksain noon, hindi yung pareho sa kahoy na sinusunog natin, natutupok at naging abo na, naging wala na. Figurative po kasi yun eh. So mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa mga pag-unawa natin. Mahirap po na magbase lang tayo sa isang bersikulo. Tapos kinalimutan na natin yung marami pang mga bersikulo sa Biblia. Yun po ang diyan po nag-uumpisa ang kulto na katuruan eh. Meron silang favorite verse. So para silang nagtatayo ng kastilyo, palasyo sa isang molehill, yung bahay, yung punso. So nagpapatayo sila ng kastilyo or palasyo sa isang punso. Kasi doon lang sila sa isang talata ng Bible nakabatay. Tapos doon na, nagpa-passage, gumagawa na sila ng kung ano-anong doktrina. Tapos naging kulto na, naging kulto. So yun na ang umpisa ng mga Kibuloy, mga Soriano, mga ano, Manalo. So doon lang sila nagbabatay sa certain favorite passages. Hindi talaga tiningnan yung konteksto, yung buong Biblia. At honestly speaking, ang Biblia ba ay makayana nating pag-aralan sa isang araw lang? Hindi. Kaya nga, ang mga tao ng Diyos, forever na estudyante sa salita ng Diyos. Hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Kahit doon sa langit, hindi natin makilala ang Panginoon ng lubusan, araw-araw, padagdag ng padagdag ang ating pagkakilanlan sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay hindi natin makukonsume. Wala siyang sukat, wala siyang hangganan. Isang ano lang yung Banghilyo, siya talaga Matthew. Dapat din lang ano, basahin natin kasi mayroon po nag-tweet sa kapila pa. Hindi rin. Kasi ang sinasabi sa Acts chapter 20, study the whole counsel of God. Kasi, ang ibig sabihin noon, Kuya Eric, ang ibig sabihin noon, pag-aralan natin ang buong kapasyahan ng Diyos. Ang kapasyahan ng Diyos ay hindi lang Matthew. Siyempre, pag-aralan natin ang Matthew, pero may gospel ang Matthew eh. So, kumbaga, kung Matthew lang ang ginamit ng pastor para ipaliwanag ang gospel sa isang tao, maligtas siya. Ang sinasabing aralin natin yung buong kapasyahan ng Diyos, yun po ay upang mas makilala natin ang Diyos at lumawak ang ating kaalaman patungkol sa Diyos. Pero kung kaligtasan ng ating pag-usapan at ebanghelyo, bawat aklat ng Biblia ay lantad ang ebanghelyo. Kahit pa malakay, lantad ang ebanghelyo doon. Pero may utos ang Panginoon sa iglesia na aralin natin ang buong kapasyahan ng Diyos. So, ang task ng pastor ay magbigay ng aral, pakakainin ang kaluluwa. Nauna na si Ate Rose. Ay, hindi. Na, medyo natagalan tayo ngayon sa... birthday ni Nanay Rose. Okay, pag-pray pa lang. Pag-pray natin. Nandito pa siya. Nasa siya lang. Sige. Habang naghihintay tayo kay Nanay Rose, ay pwede pang entertain ng question. Mag-pray na lang tayo at manalangin tayo. Nakahabol pala si Junel. Kahabol si Junel. So hindi po tayo na natutuwa tayo pag nagtatanong. Basta yung tanong nilalagay natin sa tamang perspektibo. Katulad nung nagtanong nga sa akin nung last time na bakit hindi na lang tinanggal ng Panginoon ang kasalanan lahat? Bakit hinayaan niya ang dumami? Ganyan ang tanong mo kasi wala kang pasensya. Kung ang Panginoon ay katulad sa iyo na walang pasensya, tanggalin lahat ang kasalanan, tanggal ka rin kasi makasalanan ka rin. Di ba? Hindi nga pareho ang... Paano tingin mo sa akin? Ano ba? Hypothetical, ano kasi? Hindi, yung mga hypothetical question, ginagamit din yan sa Bible eh. Yung mga hypothetical. Pero,
Huwag po tayong bumuo ng doktrina based on hypothesis. Ang doktrina po natin ay based on fact na nakabatay sa Biblia. Maraming mga kulto na nakabuo sila ng doktrina based on hypothesis. Katulad ni Pedro daw, after ni Peter pinalaya sa kulungan, di ba, nagpakita siya sa mga kapatiran. Then after siya nagpakita sa mga kapatiran, umalis siya at pumunta sa ibang bayan. Ang teorya ng Roma, pumunta daw sa Rome si Peter. At doon daw nagpastor. Pumunta daw sa Rome. Grabe. Ay, pero kung i-compare natin sa Acts chapter 15 sa Council of Jerusalem, hindi naman nakasaad doon na si Pedro ay nanggagaling sa Rome na delegate. Ay, pumunta si Peter sa mga bayan lang, malapit sa ano. In the first place, wala siyang capacity to travel that far. Hindi siya katulad ni Pablo na mayaman. At Roman citizen. Si Pablo, Roman citizen. So, hindi siya kailangan ng visa. Hindi siya may visa na at that time. Oh, hindi basta-basta magkabiyahe ang isang ano. Si Pablo pa ano, apostol siya. Apostol siya. Outer apostle. Hindi siya kabilang sa inner apostle. Outer apostle siya. 12. So, kabilang si Pablo sa kahilira siya sa level ni Barnabas, outer apostle siya. Pero ginamit siya ng Panginoon ng makapangyarihan. So, makaka-travel si Pablo dahil siya ay Roman citizen. Hindi niya kailangan ng visa. Pero si Pedro, hindi talaga totoo na pumunta siya sa Rome at his convenience. Kasi, in the first place, wala siyang resources, wala siyang funds. He did not have the documents to travel that far. So it's all theory. It's all theory. Kung nakapunta man siya sa Rome, probably pa ha, hindi pa yan siya established na fact. Probably kung nakapunta siya sa Rome noong malapit na siyang mamatay dahil pinatay siya doon sa Rome. Probably yung pinarusahan na siya ng death penalty. Pero kung pumunta siya sa Rome as a ano tawag ba niyong ano? Immigrant? Kung pumunta siya sa Rome as immigrant, parang hindi yata. Hindi yung realistic. Walang ganoong capacity si Peter. Si Paul ang merong ganoong capacity. Okay, tayo po ay magsitayo at purihin natin ang ating Panginoon at happy birthday kay Nanay Rose. Kantahan natin ang happy birthday mamaya, pero ipag-pray po natin. Pag-pray na rin po natin ang ating pagkain. O aming Panginoon, pinupuri po namin kayo sa biyaya ng kaligtasan na aming natanggap ng libre mula sa inyo. Malinaw naman po ang sinasabi sa Biblia na ang mga napunta sa kapahamakan ay dahil pumasok sila. Pero ang napunta sa kaluwalhatian ay dahil nakatagpo sila sa daan patungo sa kaligtasan. Binuksan ang kanilang mga mata. At malinaw na natanggap ng mga tao ang kaparusahan sa kamatayan dahil yun ang bayad sa kanilang kasalanan. Pero ang mga nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan ay kaloob. Hindi namin ito kinikita. At salamat o Diyos dahil ipinagkaloob ninyo ito sa amin sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo na siyang pinananaligan namin na nampalataya kami kay Jesus. Nawa po ang lahat ng nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan na libre ay paglingkuran kayo at i-proclaim ang ebanghelyong ito sa ibang mga tao. Salamat o Diyos dahil nagdagdag kayo ng isa pang taon sa buhay ni Nanay Rose. Salamat o Diyos, wala kaming kapangyarihan na dagdagan ng kahit isang segundo ang aming buhay. Ang lahat ng buhay ay nanggagaling sa inyo, kaya't pinupuri po namin kayo. At naway mas makilala pa niya kayo o Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng inyong salita. Salamat din sa pagkain na aming kakainin ngayon. And i-bless ninyo ang aming fellowship ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless everyone.